iyo po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may lika ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilala sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon ay unang Sabado at tayo namimintuho sa Mahal na Birhen sa kanyang katawagang Mahal na Birhen ng Buena Hora. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalumong kami magkapit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhating walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing yaon, kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito saka nilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng sampung sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng tatlo. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi.
at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigman nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin, ang ika-apat na hayop ay ika-apat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari. Sa gitna nila'y mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo, tatlong hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon. Ang mga hirang ay ipaiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at tudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan, ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin walang humpay,
samantalang hinihintay si Jesus na pong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kahiyo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at maubos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, malapit ng Pasko. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ng Poong Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tingnan mo ang iyong katabi. Tingnan mo ang katabi niyo. Huwag akong tingnan niyo. Tingnan niyo katabi niyo. Tapos tanungin mo, sabi mo yung kaibigan. Laksan niyo naman. Ulit, kaibigan. Nagdadasal ka ba? Anong sagot? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Kayo ba'y nakaranas na lumindol sa inyong lugar? Uy! Nakaranas na lumindol. O, anong ginawa ho ninyo? Nagdasal. Taas ang kamay na nakaranas ng binagyo sa kanilang lugar. Taas ang kamay. O, anong ginawa ninyo? Nagdasal. Sino ho dito nakaranas na ang magkasakit? Taas ang kamay. O, anong ginawa ho ninyo? Nagdasal. Yan ang payo at bilin ng Panginoon sa ating mabuting balita. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus. Mag-ingat tayo. Bakit? Sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi natin inaasahan. Nagpapaalala ang Panginoong Hesus, darating siya. Pero hindi natin alam kung kailan darating. Ang pagdating ng Panginoong Hesus ay parang lindol. Dumadating sa oras, panahon, taon, buwan sa hindi natin inaasahan. Kaya pinaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus dito sa mundong ito. Ha? Huwag ika tayong matakaw. Ay, grabe eh. Talaga naman. At ano pa? Huwag ika ay maglalasing. Oh, madaming tinamaan. Bakit? Ay siya. Ay baka dumating ang Panginoon, abutan, ay bisa ka pupunta. Oh. Alam nga na pagdating ng Panginoon, nagtatakbo ka sa Quiapo, abay, wala kang po patutunguhan, wala kang tataguan sapagkat darating ang Panginoon. Kaya tayo pinapaalalahanan ng Panginoong Hesus, kayo ay magdasal. Anong ipagdadasal? Maging matatag tayo na magkaroon tayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito. Sapagkat ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel, binigyan tayo ng isang nakakatakot na pangitain. No?
Yung apat na nilalang, no? Na siyang maghahari sa mundo ay magpapalaganap ng lagim, takot, gulo, etc., etc., no? Madami. At yung kahuli-hulihan na yun sinabi, siya ilalaitin niya ang Diyos. At lahat ng mga hinirang ay kanyang parurusahan, pahihirapan. Na kapag ikay na sumusunod sa Diyos, kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoong Jesus, ikay pahihirapan. Ikay papapatay. Bakit? Sapagkat nilait niya ang Diyos. Sapagkat ang tingin niya sa kanyang sarili, siya ay mas magaling sa Diyos. Subalit ay sinasabihin din ng unang pagbasa, hindi sa kanya ang huling halakhak. Ang huling halakhak ay sa Diyos. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Sapagkat sabi ng unang pagbasa, siya ay hahatulan ng Diyos. Kaya tayo pinapaalalahanan ng unang pagbasa, maging matapat tayo sa Diyos. Kahit dumating ang pag-uusik, kahit dumating ang mga pagsubok, maging matatag tayo, kumapit tayo sa Diyos. Amen? Kakapit tayo sa Puong Nazareno kapag dumating ang pag-uusik. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Kaya tayo pinapaalalahanan sa ating mabuting balita, sinasabihan na tayo ng Panginoong Jesus, babalik ako muli. At para maging handa tayo, tayo pinapaalalahan ng manalangin. Kaya pinatanong ko sa inyong katabi, nagdadasal ka ba? No? Baka'y nakakalimutang magdasal. Magdasal. Anong dasal? Maging matatag tayo kapag dumating yaon. At sapagkat ngayong araw ito'y naglalaro ang araw, paano sinabi naglalaro ang araw? Sapagkat ngayong umaga, noong Sabado, tinatapos na natin ang mga huling, ito, tinatapos na natin ang mga pangkaraniwang panahon sa liturgical calendar ng simbahan, the ordinary times. Sapagkat pagdating natin mamayang hapon, mamayang gabi, sinisimula na natin ang banal na panahon ng Adbiento na kung saan tayo ay inihahanda sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Subalit tayo pinapaalalahanan na sa laro ng araw na ito, huwag nating kakalimutang magdasal. Bakit? Sapagkat sa isang taong nagdadasal, lalo't ito'y nanggagaling at taimtim sa kanyang puso, may himalang darating. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Kaya ngayong unang Sabado ng Disyembre, sa ating pamimintuho sa mahal na pong Jesus Nazareno, tayo'y dumadalangin sa kanyang kabanal-banalang ina na tayo'y tuwangan sa ating pananalangin ng ating pagdidebosyon sa kanyang mahal na anak ay magbunga sa ating mga sarili. Amen? Kaya tayo'y babaling sa mahal na ina sapagkat sa kanyang buhay, ang panalangin ang naging kalasag niya, naging lakas niya, kaya't siya'y pinili maging ina ng kataas-taasan. Amen? Amen? Kaya nga, bilang mga deboto ng Nazareno, tayo din ay maging deboto ng mahal na ina. Sapagkat ang mahal na ina, ang isang pinakamagandang halimbawa kung papaano manalangin sa Diyos. Sapagkat ang mahal na ina, anong kanyang wika nung sa anghel, mangyari sa akin ayon sa iyong sinabi. Para baga dito'y sinasabi ng mahal na ina, Panginoon, kung anong gusto mong mangyari sa akin, Panginoon, isinusuko ko sa iyong, ang aking sarili sa iyo. Panginoon, bigyan mo ko ng lakas sa pagsunod sa iyong kalooban. Sana tayo ding mga deboto ng Puong Nazareno, gayahin natin ang mahal na ina sa kanyang pagbubukas ng sarili, sa kanyang buhay panalangin. At nawa, sa banal na misang ito'y hilingin natin sa mahal na Puong Jesus Nazareno na kapag dumating na ang panahon na darating na siya, hindi tayo matatakot. Subalit tayo magagalak. Bakit? Sapagkat ang dala niya ay kaligtasan at tunay na kagalakan. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para tulungan tayong maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating daigdig at sa ating buhay. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway huwag magkulang na paalalahanan ang mga sumasampalataya sa pangangailangan sa pagiging aktibong pagbabantay at bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon na may panalangin at paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin makaligtaang malaman ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway magpakita ng habag sa mga dumaranas ng pagdurusa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway madama ang mapagpagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumaon naway matagpuan si Kristo sa kanilang makalangit na paglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng bagong pangarap habang aming hinihintay ng may masayang pag-asa ang pagdating ng iyong anak na si Hesukristo. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay mapakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abangalipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa namang hinasisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at paghintapatin kaming lahat na makasalusing buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay din sa tadig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghe mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, pagsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, apapalatang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Buhay na walang para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart.
joy of my heart. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal ng pakikinamang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na birin at pagtulad namin sa kanya ay mapakindapat na aming paglingkuran sa pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugon at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito na imaalaala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Maganda igawad ang pagbasbas, tayo'y manalangin sa mahal na inang birhen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba kanamin, pinipintuo kanamin,
aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati namin.